Nakarating na po ba si Aryana? Wala pa, nasa field trip. Bakit? Tumawag po kasi yung kaibigan niya, si Bebet. Inahanap po si Aryana. Di ka ba nag-aalala para kay Aryana? Kasama naman si Adrian eh. Wala na tayong karapatan kay Aryana. Saka yung baton na yan ah. Mamahalin. Bibiling ko yan. 50 mil. Sinabi ko sa kanya na kapag kumayot ka si Mil, magkikita kami bago lumubog ang araw. Hindi ko alam, Adrian, kung paano ka pasasalamatan sa ginawa mo. Alam ko ba kung gaano kalaga kay Aryana yung perlas? That was a brave thing to do, anak. You just showed. In times of danger, tutulong ko sa ibang tao. Pumapayag na ako sa gusto mo. Saan ko matatagpuan ng bata? Mars! Bakit mo binunggo? Kung kaya itong nambangga! Sa forma mong yan, Mars, ah. Mukhang papani ka ng ligaw. Mukhang ikaw rin eh. Maliligaw din ang dating mo eh. Ibig sabihin ba nun eh? Parehas tayo magkaroon ng kasintahan. Pero tingnan na lang natin, Mars, kung kanino ang may mas pinakamagandang kasintahan. Mars, huwag ka magsalita ng tapos. Hindi mo pa nakikita ang karakas ng niligawan. Oh, Ku! Saan ka pa pupunta? Eh, Ku, basta ka nga pupunta? Dito! Dito rin ako eh! Teka, sino bang pupuntahan mo? Ikaw, sino bang pupuntahan mo? Si Jella! No, oh my God! No. Paano ko siya matatagpuan? May kasama kaming may kapangyarihan na maituturo sa'yo kung saan mo matatagpuan ang Tagalupa. Pero hindi ko siya nagpapakita sa'yo. Laki naman. Salamat sa mga bulaklak na ito, ha? Alam mo, naniniwala na ako na magkamag-anak kayo ni Dikya. Magkaboses kayo. Talaga? Pero alam mo, sa boses lang kayo magkapareho ni Dikya. Pero sa itsura, malayong malayo ka kay Dikya. Hindi niyo ba hinahanap si Dikya? Hindi ba siya namimiss na wala siya dito? Alam mo, mas masaya nga pag wala siya. Ganon? Hindi pa rin namin nakita si Dikya, mahal na Reyna. Hinanap niya ba siya? Sa islang ko lang ba ito? Hinanap na po namin sa lahat ng isla sa paligid. Ilang araw nang nawawala si Dikya. Baka may masamang nangyari sa kanya. Parehas na parehas lang ang galaw ni Dikya. Pati sa amoy, Mars? I don't care. I don't. Maganda pa rin siya. Kilalang-kilala niyo talaga si Dikya, no? Malapit talaga kayo sa kanya. Alam niyo, namiss ko na nga yung kamag-anak niyo yun, eh. Nasaan ko Yoshi, oh? Mars, kailangan niyo yata ang syokoyag. Ha? Syokoyag! Syokoyag! Pero alam mo, Jelay, ako ang pinakamalapit kay Dikya dito sa atin. Eh, ako yung pinakamalapit kay Dikya dito. Ganito kami. Ganito, oh. Pero ako ang mas nagmamalasakit sa kanya. Oh? Paano ikaw ay nagmamalasakit sa kanya? Ha? Eh, ikaw nga yung tuwan-tuwa. Nung una nawala si Dikya dito, di ba? Hala, di ba? Oh. Ang gulo-gulo ko rin eh. Eh, ikaw ang magulo. Ikaw ang nagsabi kaya na mas matutuwa ka kapag wala si Dikya dito. Paano matutuwa eh? Naglulumpas eh nga dito. Mag-away! Boy, stop back! Wait! Huwag na kayo mag-away! Kunan niyo ako pagkain. Eh, yun ang nga rin nasabi ko. Kumuha ka ng pagkain. Ikaw kumuha daw, ikaw! So, ilabas mo muna yung salad, i-crumble mo yung kesong puti, di ba? Tapos yung lasagna, wag mo ilabas hanggat hindi pa nagme-melt yung Stella, cheese. Stella, I'm home! Oh, great! What's for dessert? Tiramisu. Tiramisu, okay, good. Hi! Wait, hindi pa ako naliligo. Amoy araw ako, galing That's sa golf okay. game. How is your game?
It was okay. Medyo, alam mo na, the usual, panalo pa rin. Hello, Ms. Mendez. Ah, siya nga pala, invited Jason over for dinner. Alam mo kasi, nagdrama kasi ito eh. Wala daw yung wife and daughter niya. Nag-out of town, kaya nalulungkod daw siya sa bahay. Of course, I would feel the same way also, di ba? Di ba? I hope you don't mind. Mga 30 minutes pa yung food eh, so... Ah, mabuti pa Jason, doon muna tayo sa veranda. Sure. Halika, sama ka. Go ahead. Go ahead. Please. You sure? Yeah. Oh, sige. Halika. Manam, padalga ang juice dito sa veranda. Dalawa. Sala, are you okay? Yeah. What's going on? Wala. Masakit lang ng konti yung ulo ko. Baka naman kaya masakit ang ulo mo dahil gutom ka. Join us for dinner. Busog pa ako. Magpapahinga na lang muna ako dito. Baka naman gusto mo samahan muna kita dito. Eh, paano yung bisita mo? Okay lang yun. Kasama naman yung Jason si Megan eh. He'll be fine. Thank you. Tito Jason. Hmm. Alam ko na po yung sekreto na ni Mommy. Sekreto? Yung hindi dapat malaman ni Daddy. Paano malalaman? Sinabi sa akin ni Mommy. Kung ganun, alam mo na. Yes, Tito. At gusto kong tumulong. Tumulong? First wedding anniversary nila to. Kaya kailangan, dapat masupport talaga si Daddy sa plano ni Mommy. Please, Tito. Gusto kong tumulong. Please. Oo naman. Megan! Halika, pumasok ka na sa loob. But, Mommy, sinasabi ko lang kay Tito Jason na gusto kong tumulong doon sa plano niyo. Anong plano? Yung surprise mo kay Daddy sa anniversary niyo. Yung sa-celebrate sa buhay ni Tito Jason. Yun lang pala yung sinabi mo sa kanya. Alam mo, Megan, ako na lang mag-aasikaso. Sige, you go inside na. Pero, Mommy, wala naman akong gagawin eh. Gusto ko na maging part ng surprise na yun. Please, Mommy. Ano naman, Stella? Bakit hindi makayaan si Megan? Di ba? Hmm. Halika na. Let's go. Stella. Huh? Alam mo, Stella, lately napapansin ko parang wala ka sa sarili mo. May problema ka ba? Victor, ano kung umalik muna tayo sa Amerika? Amerika? Bakit? Naisip ko lang si Megan. Parang mas mabuti sa kanya na ipagpatuloy muna niya yung pag-aaral niya doon. Simula nung mag-St. John si Megan. Palagi na lang siya umiiyak. Palagi nasasaktan. I think it would be good for her if she had a change of environment. But Stella, she's doing fine. Maaring dati she was struggling, but she's doing okay now. And she's happy. Don't worry about her. I'll see you inside. Sabado, bakit hindi kayo nakasabay doon sa bus? Naiwan kami ni Adrian eh. Naiwan? Eh bakit sabi ni Megan doon sa driver, nauna na daw kayo kaya umalis na yung bus? Sinasabi ko na nga, babe. Si Megan na naman na may kagagawa nito. Ginawa niya yun para maiwan kayong dalawa. Halika, sumbong natin siya kayo. Babe, hayaan mo na lang. Ayana, hindi mo dapat palagpasin to. Kasi pag sinumpong mo sila, sigurado yun, masususpindi sila. Yung, ano yun, yung malicious, mischief, ayun. Tapos naman na yun eh, tsaka nakauwi naman kami ng maayos. Ganun na lang yun. Bebet, kapag nagsumbong tayo,
magagalit na naman siya. Tsaka makakarating sa mga magulang namin. Ayoko mag-alala si Mami. Halika na nga! Pare, lumabas ka na pala kami ni Adrian. Nanood kami ng movie. Really? I really had a super fun day. First time namin lumabas mag-ama. Wow, that's nice to hear. At least, nagkakaisa kayo ng anak mo. And also, laki ng pinagbago niya. Alam mo yung nasa Cebu kami, he was very arrogant, very self-centered, very detached. By the way, sinave niya si Aryana the other day. Huh? What do you mean? Seriously? Bakit mo ginawa yun? Ano? Magsinungaling ka para maiwan si Aryana ng bus. Ako? Sinabi ko ba yun, girls? Yeah! I mean, no! Hindi kami nagsabi sa bus driver na iwanan kayo. Huwag ka lang magkaila. Alam mo ba dahil sa ginawa mo, munti ka na kami mapahamak, Megan? I don't know what you're talking about. Halika na, girls. Come on. Galing sila sa field trip. At may isang snatcher, kinuha yung kwintas ni Aryana. Siyempre, itong anak ko. Feeling malakas, feeling super strong. Hinabon niya yung snatcher. Naabutan naman niya, nakuha niya yung kwintas. Yun lang nga, nasuntok siya sa mukha. But still, di ba sa parent, alam ko delikado ginawa niya. But I'm still really super proud of what he's done. Yeah. Stella? Yes, Mama. I know about your plan. What plan? Ililipat mo raw si Megan sa US at doon na mag-aaral. Naisip ko lang na mas makakabuti para kay Megan na malayo siya kay Aryana. Bakit ngayon pa? Wala naman ang away na namamagitan kay Megan at Aryana. And besides, Megan is just starting to fulfill her dream of representing St. John in the Swim Fest. Mama, everything is temporary. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Baka kaya nananahimik si Ophelia at si Aryana. Dahil may binabalak pa silang iba at magugulat na lang tayo. Oh, I met Aryana's mom. Si Ophelia? Yeah, si Ophelia. I know Tita Laura and Stella warned me about her. I hope you don't mind. No. I don't mind kung maging close man si Adrian kay Aryana o maging kaibigan niya si Ophelia. Pero Rick, please, huwag mo nilang sabihin kay Mama at kay Stella. Alam mo na, para iwas gulo. Kung yun ang gusto mo, Victor, yun ang gagawin ko. I don't think so. Stella, we've been through worse. Kaya na natin ito. The worst is yet to come. What did you say? I just think that as her mother, I know what's best for her. Mas makakabuti sa kanya na mag-aral muna siya sa US. You don't mind me asking, ano ba yung pinag-awa niya ni Ophelia? She seems like a nice person. Things are not always what they seem, Rick. Hindi sa sinisiraan ko si Ophelia, hindi mo pa siya lubos na kilala. Hindi rin ako makikialam sa pagiging kaibigan ni Adrian kay Aryana. Pero alam mo, mas mabuti na yung nag-iingat kayo. Aryana, I heard na iwanan ka ng boss. Paano ka nakauwi? Sino kasama mo? I hope you're okay. Plastic. Ano? Eh, di ba ikaw ang nagpaalis dun sa bus at sinabing nauna na si Aryana? Of course not. Bakit ko naman gagawin yun? Bakit? Kasi masama kang tao. Bibit naman na. Upo ka na. Ako na nga dun lumalapit at nakikipagkaibigan sa inyo. Ako ba'y pag-iisipan ng masama? Pero kung ayaw niyong maniwala, hindi ko kayo pipilitin. Sumo sa advisor natin ginawa ni Megan. Mali yung ginawa niya. Shh. Okay, today we're discussing sonnet. A sonnet is a form of poetry that originated in Italy. Ay, Aryana. Hindi ka magsusumbong, ako magsusumbong.
Mali yung ginawa niya. Dahil sa'yo munti ka na mawala yung perlas mo. Nabugbog pa ako. Yes, Adrian Alejandro. Ma'am? Could you tell me what a sonnet is? Sonnet? Sonnet is a type of poem that written 14 times. Aryana Mendez, why don't you help your friend? A sonnet is a kind of poem that has 14 lines, and each line usually has 10 syllables and is written in iambic pentameter. Okay, good. Mr. Alejandro, the next time you decide to talk during my lecture, just make sure that you know all the answers to my questions. Yes, ma'am. Okay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita si Dikya. Talaga bang wala akong kinalaman sa pagkawala niya? Ina, wala akong kinalaman sa pagkawala ni Dikya. Kahit nga ako, hinahanap ko siya eh. Hindi kaya siya umalis? Sa kaya nagpunta yon? Hindi ko na siya naabutan. Ang nakausap ko lang yung kamag-anak niya. Kamag-anak? Si Jelay. Andito lang siya kanina, hinihintay din niya si Dikya. Okay, class. Tomorrow we will be having a graded recitation. What I want you to do is choose an English sonnet and recite it here in front of the class. Yes, okay? Ma'am. Got it? Aryana, natatakot ka ba magsumbong? Adrian, tama na. Tapos na yun eh. Paano niyo malalaman na mali siya? Hindi siya mapaparusahan. Okay, that is it. You never stop talking. Mr. Alejandro, get out of my class. Ma'am. I said get out. Kawawa naman si Ian. Bakit ka ba niya kinukulit? Really, Ms. Tevez? Would you want to join Adrian Alejandro outside in the corridor? No, ma'am. Okay. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras ni Pugna. May nahanap na tayong taglupa. Ano pang hinihintay natin? Hindi pa bumabalik si Dikya. Siya lang makakapagsabi dun sa tagalupa kung paano makukuha yung perlas. Paano kung di siya bumalik? O paano kung matagalan siya? Pwede kong samahan yung tagalupa. Ano pa nga ni Barakuda? Minsan ka na nabigo at ayoko pang maulitin. Sa pagkakataon ito, kailangan magawa na natin ito ng tama. Naintindihan mo? Kung hindi mo susumbong si Megan, hindi siya matututo. Ulitin niya lang yun. Eh di kapag inulit niya, tsaka na lang natin siya isumbong. Sa ngayon, hayaan na lang muna natin siya. Bait mo talaga. O na nga iniiwan ng bus, pero si Megan pa rin inaalala mo. Ayoko lang lumaki yung issue. Okay naman na kami. Okay na yun sa'yo? Kung hari mabait sa'yo si Megan, pero hindi pa pala talaga. Sa Adrian, mga ako ka sa'kin na hindi mo isusumbong si Megan. Hoy, mga ako ka. Sa isang kondisyon? Hmm. Ikikipag-date ka sa'kin. Pakikipag-date. Hindi ko ayaw mo, wag isusumbong ko. Adrian, sandali! Oh, ang sweet nila, girl. Ang cute nilang tignan. Ayaw mo pa. Sige. Parang ang takaw niya. Parang si Dikyana. Hindi nga nang bubusog eh. Ito pa ako. Ang sarap-sarap, no? Ikaw ba talaga ang kamag-anak ni Dikya? Napapansin kay Stella lately. She's always on the phone talking to somebody. Ba yung pagiging in love sa pagiging tanga? Alam mo, Vincent, pareho lang yun. You really like her. Binasted niya nga po ako eh. Ayaw ba niya sa'yo? May gusto po siyang iba. Pero hindi ako magpapatalo pa. Gusto ni Stella dalhin si Megan sa US. Ba't naman biglaan? Mas makakabuti raw para kay Megan kung doon na ulit mag-aral. Stella, saan ka galing? Nag-lunch lang ako kasama ng friends ko. Sino friend? Nag-iisipan niyo ba ako ng masama ulit? Why are you so defensive, Stella? If you're not guilty of something,